Good day mga lolods, I'm back! So nandito na naman tayo para sa product unboxing. I-unbox natin is itong TP-Link router. May kasamang dalawang memory cards at saka itong 4-port what do you call this? 4-port USB hub 3.0. But before we go into that, please click nyo naman yung subscribe, yung like at saka yung bell button. So guys, let's get started. So nandito nga tayo. I-unbox muna natin. In order to sa Lazada, pareho. Siguro yung mga description, yung product description, tsaka yung saan ko in order, lagay ko na lang dito. At tsaka sa description mismo nitong video na to. Para ma-click nyo na lang yung link at alam nyo kung saan ko in order. Okay, let's start. So umpisa muna natin dito sa Ugreen USB Hub 3.0 External 4 Ports Splitter. So, ang ganda nito, guys, in order ko siya ng, let's say today, kinabukasan na sa bahay kagad. Pero may kasabay kasi itong tatlo, this one I think is coming from the Philippines, and then yung dalawa niyang kasama, galing pa siguro sa China, wala pa rin dito. So, ito, one day, nakuha kagad. Packaging wise, yung typical Lazada plastic. Then, naka-bubble wrap. So, good job. Good job naman. At least naka-bubble wrap. Boss Jores, you know. Shout out. Maynard, shout out. Shout out din kay Brother Kai. Kay Ronichi. Shout out. Kay Mr. Mark Adrian Hilario. So, tapo na natin. Tabi na natin. Packaging wise, completely sealed. Te-testingin na rin natin to para ma-format ko yung dalawang memory card, or maybe yung isa. Yung isa kasi sa brother-in-law ko yun. Siya yung nagbigay sa akin ng idea. So, yan. Buksan na rin natin. In order ko to 3.0. If you remember, nung unboxing ako ng external hard drive enclosure, kinapos ako ng USB ports dito sa laptop ng anak kong babae. So, umuha na lang ako nito para madagdagan ko. Actually, meron na akong una Ugreen, kaso alam nyo na, ang batas Panginoon, which is yung aking asawa, nasa kanya na yon. So, nakbox na, double box pala siya, ang galing. So, eto na siya. Typical kasama, manual docking. Okay, mamaya na natin tignan yung manual. So, ito. Yung kinuha ko yung maikli lang, hindi ko kinuha yung may 1 meter kasi since laptop naman gagamitin, maikli na lang kinuha ko kasi maganda rito 3.0 na data transfer nito, for sure mas mabilis. So, ito na guys. USB cord niya, hindi nga lang gold plated, but okay na rin, quality good. May port sa ibabaw. That's the first port, and then we have 3 more ports dito sa front. So, good job. Mamaya te-testingin natin. Quality plastic. Cable makapal. So thank you Ugreen. Oh, meron pa pala siya ritong port ng mini USB nandito. Mamaya checkin ko na lang yung manual. Okay, then dito na tayo sa router tsaka yung dalawang memory card. Isang 128GB at saka isang 256 na SanDisk. Parang yung SanDisk. Pero mas priority ko ngayon is yung router. So, packaging. Shoutout dun sa nag-deliver. Sealed.
At ramdam ko na meron siyang bubble wrap. Parang hindi ko alam para buksan tong side na to. Buksan na natin. May bubble na. So walang butas. Kasi meron pa akong isang in-order. Hindi ko pa na-unboxing. Butas yung plastic. Lazada rin. And then super alikabok. Grabe alikabok. Ayun lang. So yun, minervyos ako. Kala ko wala yung isang memory card. So, ito yung 128. Naka bubble wrap. Good job. In order ko to sa, saan nga ba to? DBSERV Solutions. Isa sa mga magaganda ang feedback sa Lazada. Kaya dito ko umorder. This one is for me. 128 gig. Memory card. Specification, micro SD XC, 128 GB, A1. Hindi ko lang alam kung type C, ano, 10, pero ang speed niya is up to 120 megabits per second. So picturean ko na lang, lalagay ko sa dulo yung specs niya. And then ito naman yung 256 para sa brother-in-law ko. Shout out Marvin, para ito na, dumating na yung ano, memory card. So 120 rin siya. Micro SD XC UHS I card. Okay. So yan yung likod. Yan yung harap. So meron na tayong dalawang SD card. Kompleto yung product. And then, ito na yung router. TP-Link Archer C80 AC1900 Wireless MU MIMO Wi-Fi Router. Okay. Buksan na natin. Yeah. The reason why I purchased this, kasi yung router ko, old school na, which is yung Netgear. Type DNG lang siya. Eto, may N na. So, mas maganda yung specs nitong isang to. And then, mamaya, te-testing na natin to. Ang ganda ng packaging niya, guys. Balot na balot ng ano? Double bubble wrap. Double. Ito yung first layer. Meron pa siyang second layer. Good job! Mukhang mauulit ako ng pag-order dito ah. So ayan yung first layer ng bubble wrap. Then meron pa siyang isa. Ito naman yung second layer. Thank you sa seller. Shout out. Good job. Nakakatuwa. Then sealed pa. Ganda. Archer. And then yung back. 4 ports din to. And then ito yung front. Mga ports niya, meron siyang 4 gigabit LAN ports. Meron siyang gigabit 1 port. And then power on off. And then reset. WPS Wi-Fi on off. Power. Siguro pipicturean ko na lang itong likod na to. Para makita nyo rin. Okay, so pause ko muna. Ah, hindi, huwag na ba? Diretso na natin. Unboxing na natin. Hindi ko nga rin pala masiset. A few moments later. Sides. Para kita niyo. So what's included is the router itself. Ang pogi. So ayan, naka-plastic, covered pa ng plastic. Lisin na natin. Yeah!
dito na muna. And then yung apat niyang antenna. Ito yung top. Sides. Bottom. Sides ulit. Front. Then back. Okay. So quality. High quality plastic. Medyo mabigat siya. Hindi pala siya medyo mabigat. Mabigat siya. Then, setup na natin. Mamaya sa setup natin para matest natin kung maganda. Kasi yung Netgear ko, minsan bumibitaw na. Siyempre, old school na. May kasama siyang Ethernet cord. Hindi ko lang alam kung category type nito. Pero okay na. Color white para matest natin. Typical manual. Serial number. And then yung power cord. So, ang gagawin ko na muna, babasahin ko yung manual para ma-setup natin, ma-configure natin using this laptop at saka itong router. I-place muna natin yung temporary. So, guys, ayan na nga, na-connect ko na siya. Yung itong port na to, yan yung kinunik ko sa router ko sa PLDT. Then, ayan yung power cable at saka yung power on-off switch. And then, ito yung itim na LAN port. Gagamitin ko na nakakonect sa laptop. And then, ito pa yung dalawa na nakakonect sa amplifier ko. At saka yung isa sa Blu-ray disc ko nakakabit. So, yan yung setup kong ginawa. Okay? So, by the way, guys, yung power cable, power adapter niya, pwede siya sa 110 100 volts up to 240 volts. So, kinunik ko muna siya sa 110 volts kasi yung 220 ko lahat, all used up na. So, ayan yon, pwede naman. And then, test na natin. On natin. So, para makita nyo. Boot up. Para maorasan nyo rin kung ilang minutes bago mag-on or ilang seconds. Ayan, may internet na siya. Ayan na. That's green. All green. So, test na natin. Okay? So, guys, nakita nyo naman kanina nung finiture natin yung router mismo. So, lahat may lights. So, connected na yung laptop ko via Ethernet cord. Kumonect naman siya. Okay na. So, all you need to do right now is configure. Follow nyo lang yung steps sa manual. Tinype ko rito is yung website mismo ni TP-Link na nandito naman sa manual niya. http://tplinkwifi.net or 192.168.0.1. And then, create your own password. Yun kagad yung bubungad sa'yo. So, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko sinet up for privacy as well. So, ginawan ko na siya ng sarili kong password. And then, ginawan ko na siya ng bagong network name para sa, tawag nito, 2.4 gig at saka 5 gigahertz. And then, sinet up ko na rin yung password niya para dun sa dalawang wireless settings. Then, so yan, it's almost set up. Mabilis lang, guys, kapag na-set up mo na siya. Ginamit ko nung una yung Ethernet cord ko na 6. Hindi siya umubra, medyo nagkaroon ako ng problema. Kaya ginamit ko yung included na Ethernet cable niya. Kaya kumonect na siya. So yan, guys, connected na. Iko-connect ko naman ngayon to dun sa bago nating wireless name. So, ayan yung network name. Makikita nyo na.
Siguro screen capture ko na lang send sa inyo. Send ko rin sa link. Tingnan natin kung co-connect. Connected na. So ginawa ko network name nung pwede nyo configure guys yung 2.4 ibang network name. And then yung 5 GHz pwede rin ibang network name din. Magkaibang password. Pwede nyo set up yun dito sa website mismo ni TP-Link. So sa 5 GHz connected na rin siya. Okay. Then test natin yung ano. Speed test. Kasi nagkaka-problema ako nung pag nag-speed test ako using the old router. Ang bagal ng internet connection ko nakukuha. Yung plan namin is 50 Mbps. Yeah. At least now nakukuha ko na yung 50 Mbps. Before kasi laging 12, 16, pinakamabilis na yung ano, 18 Mbps sa wireless. So now, nakuha ko is 46 upload, 21 download. 46 download, 21 upload. Pwede na. Then, try natin yung isa. At least dito sa fast.com 33 naman Mbps. So good job. Mas maganda na internet connection ko ngayon. Nakukuha ko na yung speed na binabayaran ko sa PLDT. Now, punta naman tayo dito. Kaya sabi sa inyo guys, medyo mapapatagal tayo kasi marami tayong gagawin. Test ko na rin pala to. Itong USB hub. So nakikita nyo guys, may ilaw siyang LED rito na kulay blue. Na-detect na rin siya ng laptop. Try natin insert ang isang external hard drive. Itong Seagate na hard drive. Since 3.0, USB 3.0 to, I'm expecting nga yung data transfer much faster. So na-detect niya na yung hard drive. Open na lang natin yung ano, tawag dito, Explorer, para ma-check natin kung makakapag-open tayo na mabilis. Medyo mabagal na yung laptop eh. Kailangan nang i-reformat, although mabilis to eh, before. Yeah. So, na-detect nga na rin yung external hard drive. This PC. Huawei. So, okay. Good job. Working din. Good shout out sa Ugreen. Kahit kailan hindi nyo ako napaya. Safely remove na. Good job. Test natin yung sa pang port. Yun na sa pinakagitna natin. Test to. So, ayan, na-detect na rin siya. Ito. So, working din. Sure. Before you unbox anything coming from the outside, make sure, especially if it's coming from any other countries, kahit dito sa Pinas, i-sanitize nyo yung mga products. So, what I did, before to unboxing to, lahat to, guys, na-sanitize ko na. Using only water plus Sonrox. So, combination ng dalawa. Then, alcohol. Para sigurado. Okay. So, try ko naman kopyahin yung data coming from this phone papunta rito. Tignan ko muna kung may po-format ko to. By the way, before you can do that, you need to have tawag dito.
Kailangan nyo ng ganito, basta ito. Para ma-format nyo. Tingnan natin. Yung price, alagay ko na lang uli sa mga sides. Para makita nyo kung magkano. Very ano yung seller na to, tong DigiShop na to, very responsive sa chat. Kasi nakisuyo ako kung pwede gandahan yung packaging. Ginanda naman nila. Shoutout dun sa shop na to, maganda. So meron pa siyang cover, naka-plastic pa rin siya. Sealed. Wala nga lang siyang kasamang adapter para kung kakabit mo sa laptop. So ang kailangan nyo, since itong P30 is Type-C, yun lang, kailangan ko talaga alisin pa yung casing. Type-C. Connect natin to. Okay, set up. Okay guys, para ma-read nyo yung 128GB na yon, all you need to do, punta kayong setup, storage. So ito yung internal storage, and then ito yung naka-USB, ayan yung available data, 127.83GB, and then all we need to do is format this. Now, it's formatting the external hard drive, tong ating USB. 127.86GB. Nade-detect niya yung internal hard drive na 128 din. Yung external, yung memory card ko, ay wala nga tayong memory card to guys. Tong P30 ko. Kasi nga pala, iba ang, ano nito, ang tawag nun, memory card na kailangan niya. Dapat palang ginamit ko yung S10 para makopya ko. Pero at least, makikita nyo naman na i-format na siya. USB drive, Huawei. Siguro, kukunik ko to rin sa isa kong cellphone. Okay. So guys, hindi ko siya ma-format using this. So ang ginawa ko, inalis ko yung original memory card dito. Upon removing it, nilagay ko naman yung SanDisk na SD card na 128GB. So, nung nilagay ko na siya dito, punta ko na settings, S10 Plus, and then apps. Doon sa apps, search mo yung device care. Pagpunta mo sa device care, makikita mo naman doon storage. Click mo yung storage. Kapag kinlik mo na yung storage, makikita mo ron SD card. Pag click mo ng SD card, select mo yon, and then sa baba nun makikita mo format. Hindi ko lang na-i-video eh, na-i-format ko na kasi. Pag na-i-format mo, just make sure na yung SD card ang pinili mo, hindi yung internal. Then, format mo na siya. Nung na-i-format ko na siya, lumabas na yun 127 instead na 128 kasi 128 lang ito. Okay na. So, nung na-format ko na, inalis ko uli yung SD card dito. Nilagay ko uli siya rito sa data transfer, ano nga ba tawag dito? OTG. Nilagay ko uli siya rito sa OTG. And then, pumunta naman ako sa My Files. And then, dun sa My Files, pumunta ako ng SD card, yung original, yung luma na nakakabit. Then, in-edit. Kinlik ko yung edit. Nung kinlik ko na yung edit, since gusto kong buong data nung memory card na yun as carbon copy uli, mapupunta rito sa new, kinlik ko yung circle sa upper left. Pag-click mo nun, all the data inside the SD card, magkakaroon ng checkmark. Chinek ko rin nga pala yung settings din nito para pati yung hidden files makopya niya. So upon checking it, nagkaroon na ng check, nag-click ako ng copy sa ibaba,
And then after noon, pumunta na ako rito sa OTG. Doon ko naman siya pinaste. Nung pag-paste ko, ayan na siya. Nag-data transfer na siya. So ngayon, I am at 20% transfer rate, transfer. So ubusin ko na lang, wait ko na lang. Okay? So at least this way, makatulong ako sa inyo kung gusto niyo mag-backup din ng memory card using SD card na brand new. Ganun na lang siguro yung procedure kong ginawa kanina. Okay? So thank you very much for watching this video. I hope makatulong to, especially yung TP-Link router na yon. Nakita niyo naman sa speed test ko, nakukuha ko na yung speed na binabayaran namin sa PLDT. Unlike dito sa Netgear, since sinauna na to, luma na to, hindi niya kaya makuha yung speed na hinihingi ko. So now, using TP-Link, thank you very much dun sa inorderan ko. Sa memory card, thank you rin. And then dito sa Ugreen, thank you very much. Now, shout out sa buong cluster Brandy, sa C2F team, kay Rico, kay Benjamin Bale, at saka kay Myra Umali. Shout out sa buong cluster namin. Sa mga previous bosses ko, umpisahan ko kay Boss Dennis Abo, kay operations manager namin si, hindi ko makakalimutan, si Boss Mark Jores Aguilar. Then of course yung isa pang nagmold sa akin, si Derek Padilla, si Batis, si pinaka love na love ko, kasi ito yung laging nauubusan ako ng English, si Estrada Bosey. And then of course aming previous senior directress na si Ambika. Thank you for watching this video. Click mo naman yung subscribe, yung like, at saka yung bell button. Okay? Leave a comment na rin. Bye! We'll be right back.